yan guys. Okay na, okay ayos na ayos. Tingnan natin kung may delay ba. O yan. May kita nyo wala siyang delay guys. Ayan. So okay na, okay. So, ito nga pala yung router ko. NS 200 yellow. Ngayong araw na to guys. Tuturo ko sa inyo kung paano itono yung carburetor at i-adjust yung headlight. So ayan guys. Ayan, medyo madumi siya kasi medyo umaulan-ulan ngayon dito. Ayan. So, ito lang yung mga kailangan natin tools guys. That's screw at screwdriver. So, ayan dito guys, ang kailangan natin itong flat screw. Hindi kung sisilipin nyo dito guys, nandito yung iron niya. Then, itong screwdriver para dito sa minor. So, dahil yun sa akin, pud-pud na, ikot na lang natin yan. Ayan. So yung pagtono ng carburetor nitong NS200. So ang kailangan natin gawin, paanda rin siya. Tapos, i-close natin yung i-ring niya doon. Pero wag yung close na close. Sasara natin, tapos lagyan natin ng kaunting pihit. Yan, para umandar pa rin yung motor. Kasi pag sinara natin ng todo, hindi naaandar yung motor. So, paanda rin ko muna yung motor. So yan, paanda rin muna natin yung motor. Actually guys, ito naka-timing na. So ayan guys, naka-timing na tong motor. Ngayon, ituturo ko lang sa inyo kung paano ko siya tinaiming. Maingay sa labas. So, tuturo ko lang sa inyo guys kung paano ko tinaiming yung carburetor. Pero ito, naka-timing na guys. Ayan, sound check natin. Medyo hard starting na kasi hindi na siya naka-timing. Tapos taas natin yung minor para tinanggal ko yung ano para hindi siya mahirapan yung pagkakas. Ngayon, mataas na yung minor natin. Ngayon, ang susunod natin gagawin, itong minor, itataas natin, sasagad natin to. Hanggang sa hindi na natin siya maikot. So, yan, sagad na guys. Sagad na yung, ano, minor. So yun guys, luluwagan lang natin siya konti para ma-start yung motor. Ganyan ang mangyayari guys pag hindi nakatono yung ano, carburetor niya. Hard starting. Ayan. So, ayan ang mandar na guys. Ngayon, itong iron natin, open natin.
hanggang ma-reach natin yung 4,000 RPM. So yan guys, hindi pa siya malapit yung 4,000 pero press natin ng konti. Natin siya dalhin sa 4,000 RPM guys. Ayan guys, nasa 4,000 RPM na siya. Narinig natin yung 4,000 RPM guys. Ibaba na natin. So yun guys, na-reach natin yung 1,500 na minor. So yun guys. Ayan. Ngayon, subukan natin siyang patayin. Ayan. So kung kanina, tinanggal natin yung pagka-timing. Tignan natin kung hard starting pa rin siya. So yan guys. Okay na, okay. Ayos na ayos. Tignan natin kung may delay ba. So yan. May kita nyo wala siyang delay guys. Ayan. So okay na, okay. So yan guys. Ito lang yung kailangan natin. Flat screw tsaka screw. Pero dahil nga ipot-put na yun sa akin, kinamay ko na lang. Kasi pwede mo naman sa'yo kaya lang. So, itong technique na to guys, hindi siya sa akin. Napanood ko lang din siya sa YouTube. Ngayon, sinishare ko lang din sa inyo. Matagal ko nang gamit tong Rouser. Tapos, yun yung tune ko sa carburetor. At okay naman siya, hindi siya palyado. At bali, matagal na din, matagal siyang palyado. Tinotono ko siya, hindi ko makuha yung tono kasi yung tono na ano ko based sa mga based sa dati kong motor. So ngayon nung ano nalaman ko dahil yung carburetor natin guys hindi siya fully manual na carburetor kagaya ng mga TMX ganyan. Meron siyang ano, may kasama siyang electronic. So next time pag-aralan ko kung ano pa talaga yung motor nito. So yan guys, share ko lang sa inyo at sana sa mga rouser nyo kung palyado na, try nyo to guys para maramdaman nyo yung ano, ganda ng takbo. So yan, balik lang natin tong ano, plastic na to. Pero bago natin balik, lagay muna natin tong minor. Matigas ha. Yun. Yan, pasok. Balik lang natin siya dito. Mayroon. Yan, tapos baba natin. Yan. Tapos itong plastic na to. Lock siya dito sa taas. Yan. So, yan guys. So, ngayon naman guys, tuturo ko naman sa inyo yung pag-adjust ng headlight natin. Yung taas at baba niya na hindi ginagalaw to. So itong mga rouser natin guys, meron siyang nag-gasa na headlamp. So kailangan lang natin flat screw. So papakita ko sa inyo guys kung saan siya ina-adjust. So yan guys. So ito siya guys, gamit kayo ng flat screw pero
advisable mas manipis na flat, mas maliit dito na flat screw. So yan guys, yung flat screw. Ito. So yan, yun nakikita nyo yung flat screw, medyo madilim. So yun guys, yun yung 2 tips natin ngayon dito sa Krauser NS200 natin. So sana nakatulong sa inyo. At subukan nyo din guys, kung sakaling motor nyo medyo palyado na, try nyo yung tips natin sa pagtono ng carburetor ng NS200. Tapos headlamp natin, sakaling mataas o mababa yung ilaw nyo or nakakasilaw kayo sa mga salubong nyo, adjust nyo lang siya guys. Meron siyang flat screw dito sa ilalim na kailangan nyo i-adjust. At advice ko yung mas maliit dito, para hindi tumatama sa ano natin, sa body ng Krauser. So yun guys, please like and subscribe para sa mga more videos itong Krauser NS200 natin. Salamat, peace, thank you.